mag-subscribe at hit na rin po ang notification bell para lagi po kayong updates sa five minutes, 10 minutes, then ako na ako sa mabato. Okay, so nakita ko ng mabato ngayon, and then Tagaytay, then dire-diretso tayo dun kung hindi sa Nyugan or Sambong. So magbabagong tubig tayo. Hey guys, so nandito na ako sa Paakyat, ha, papuntang tulay ng nag-uugnay sa Mabato. Okay, so tamang-tama at medyo makulimlim ang panahon at medyo may kalamigan. Kaya medyo may laban tayo sa Paakyat doon sa Snake Room. Okay, so medyo may konting bakal dito. And then, pasimantado yung tulay. So medyo matagal-tagal pa ito, baka nga 2 taon pa ito bago maging totally talaga mapapakinabangan ng publiko. Okay, so medyo yung isang konti. So okay, no? So, meron dito ngayon pinupuntahan yung mga taga dito. Meron sa ilalim ng tulay, gumawa sila ng parang swimming pool. So, running water. Kaya, eh, libre. Walang bayad. So, ayun. So, medyo matalik-tribur pa yung tingkasada ito. Okay. Ah, ito pala, binabulbeso na rin pala eh. Baka isa nila patagin o and then simento sila. So buti naman. So ito yung tulay. Ayun, mukhang maaga pa lang, marami nang naliligo. So siklipin natin. Ayun. Marami ng tao doon sa baba para maligo. Okay, tayo. Okay,
Okay, so nandito na ako sa Tagaytay. So kanina nung umakit ako ng barangay mo ba to? So hindi ko natapos yung pagre-record. So ano, biglang malakas ang ulan. So hindi ko naman dala yung cover ng sport cam ko. Kaya nag-decide na ako na itago na lang. Medyo maganda ang panahon dito. Medyo, nung makita ko kanina sa mabato, saktong-sakto, nadun ako sa may putol, yung sa may ginagawang kalsada. Saktong-sakto umulan. So, grabe. So, ganun pala doon. Pag umulan, talagang hindi mo kayang pedalan. Ang putik. So, ayun. Puro putik ako ngayon. Pati yung gulong ko, sobrang kapal ng putik. Kaya yung mga nakasalubong, sabi ko nga mag-ingat kasi medyo madulas. So, hindi ko na nakita kung ano oras na. So, siguro mga 11, dapat mga bago mag-12, nakakababa na ako. Para mga alas 3, alas 4, nasa kalambahan na ako sa barandal. Okay, medyo malamig ang panahon dito. Eh, parang hindi summer. Summer sa Lenten season. So, ayan. Guys. So, yan na yung pagbabago ng panahon. So, dulot yan siyempre ng climate change. So, palain mo, summer, may bagyo. Si Agaton. And then si Basha. Sa Martes naman. Okay, sayang yung klima kanina sa barangay Mabato. Sobrang pag. So, sayang. Hindi na ulan kasi habang nagpapag siya, may ulan. Petix lang. Mga 5 kilometers pa siguro. Dito yung Tagaytay. Okay, so may paligaw pa dun. Ayun, medyo mga araw-araw na. Lumabas na siya, haring araw. Okay, pero malamig pa rin. Okay. So, grabe yung bitin na yun. Talaga namang mabubuisit na makakapital pag-akit dun. Sobrang steep. So, okay pa yung black wall tsaka bagong tubig. Ikayang pedalan eh. Pero talaga tong sambong eh. Nakakabuy. Paano ba naman ha? Isang metro lang ang pagitan ang kalsada doon, so ang tao lang talaga. Pero siyempre shortcut ng mga taga doon yun eh, yung mga local doon para makaakit ng Tagaytay. So yun ang pinakadaan nila. Kaya siyempre nagko-concentrate ka sa may zigzag, biglang may bubusina sa'yo. Natural na hindi ka tumigil eh, motor yun eh, tigil ka, tatabi ka. So, ganun ang ano doon. Eh ngayon, ang gagawin ko, bababain ko siya. Instead of uphill, downhill. So, yahoo, malapit na ako sa rotonda. Dati, nung panahon namin, siguro, mga 23 years ago, or 25 na yata eh. So, sobrang tagal na nun. Yung tinatawag nilang lanes or sampalok na nagko-connect sa Tagaytay at Talisay. Off-road yan. So, dinadayo pa yung taga Manila. Okay. So, nandito na ako. Malapit na ako sa bayan ng Tagaytay. Sa pinaka-crossing. So, sa crossing, kakaliwa papuntang Bipin. So Bipin ang punta ko ngayon. Hindi na ako pupunta ng bagong tubig, medyo malayo-layo na eh. So dito pakaliwa may daan, tatawid tayo. Okay, so kakaaga pala ako ngayon eh. Hindi na ako magbabagong tubig kasi
medyo masama man ako eh. Okay, dito sa Espinita. Tatawid tayo. So, tatawid tayo. Tawid, tawid. Then, kaliwa. Okay. So, kakaliwa ako, pababaan ko ng Talisay. Okay, so dati dito may daan dito dito. Pero ang dadaan ko yung kasado. May daan dito eh, ba't nang palakaliwa? Ito, yung paliwa. Yung pabayan. Pwede lang tayo ng konti. Okay guys. Ito na po. Pababa. Sa Diten. Okay, so daan-daan lang. Daan-daan lang tayo. Medyo madulas ang kalsada. Okay. Yapo-yapo eh. Downhill sa kalsada. Yahoo! Nag-init lang at madulas ang kalsada. Oh, teka, magbababa pala ako ng upuan. Okay, so binabaan ko na yung upuan ko para safe tayo. Okay, so ito na. Ito na po. Yahoo! Yahoo! Ito na po. Ingat at madulas ang kalsada. Daan lang. Daan. Okay. Konti lang naman itong off-road na ito. Para tayo guys. Downhill. Konti. Okay, so daan-daan lang tayo at medyo steep itong lugar ito. So kalahati lang ako dito yung upload ko. Okay, yung cemento na pababa.
na to, nagawa yung simento niya. Nagawa niya. Yahoo! Sulit! Oh, malapit na mag-sementado to, kaya enjoy na natin yung trail. Oh, wala na. Mga ilang buwan lang to, sementado na to. Meron maraming pera pala. So, naayos nila dun sa altas eh. So, siyempre, panigurado pati ito'y naayos na. Yes. Downhill. Ayun, wala na. Oh, wala na. Sementado na ulit. Yahoo! Yahoo! Okay, so mamaya naman, doon naman tayo sa Aya. Wag a-appeal. Pababa din nun. Upya, madulas. Ah, downhill pa. Mahaba-haba din, downhill na yun. Mahaba pa rin itong pagsagan ng off-road na to. Mahaba din. So, enjoy din kahit na may sinesemento na. Malapit nang maging sementado to. So, ganoon talaga ang progreso. Okay. Ganun ang pag-unlad.
So nandito na ako, nasa barangay pa rin ako. So mag-alas-alas na ng hapon. So nagpahinga pa ako sa Alisay, dun sa main roadwalk. Alas-alas na ako kumain ng tanghalian. So may baon naman ako, nagbaho na ako eh. Mahirap pa rin pumunta sa mga sa mga karinderya or restaurant, kaya masamutin na rin makapagpahal ka. Okay, so siguro mga isang oras pa lahat eh. Nasa Kalamba na ako. Buti na lang nakasama yung panahon kanina, mga bandang tanghalit, medyo may talanong ganun. Hapon. So ang naman ngayon so may naman another bucket na naman tayo. So mahaba-haba rin to from Aya and then Sulpok and then Bunggo, Kalamba. Kalamba na tayo. Okay, so dahan-dahan lang. Ay nako, pagod din. Okay, so kanina sayang yung pagkakataon dun sa Mabato kanina, umulan. So may pag. So no choice ako para ipasok ko yung kamo ko. Kasi pag nabasa, ito naman dali yung naka-cover niya. So no choice. So may tagay-tay. Hindi ako nag-video. So sobrang pag kanina, super pag talaga. Ayun. Ang daan. Sana makapagod tayo. Kahit gradual to, mahaba rin itong packet na to. Dito na magtatapos siguro ang aking vlog. Okay, so sa mga bago sa aking channel, huwag po nating kalimutang mag-like. At pwede po rin mag-comment kung may mga tanong kayo. So pwede po kayo mag-comment sa akin, huwag po kayo mayang mag-comment. Sasagutin ko yung mga tanong nyo kung sakaling meron kayong gustong malaman tungkol sa mga napuntahan ko. Usually naman ang mga pinakamalayo ko lang ay Nueva Vizcaya dahil madalas kami umuwi. So dun sa Nueva Vizcaya, so maraming magandang lugar doon. Okay, so dito na po sa mga bago sa aking channel, please lang po huwag po nating kalimutang mag-subscribe at i-hit na rin po ang notification bell para lagi po kayong update sa aking mga video. Okay, so God bless you all and bye-bye!